isang ina na nananawagan, humihingi ng tulong para sa kanyang mga anak at para sa kanyang asawa na may sakit. Gaano kahirap para sa isang magulang na makita ang mga anak at kanyang asawa na napakahirap ng kanilang pinagdadaanan. Bakit ka, ano ate, may bakit po lumuluha ka po ate ngayon? Dahil kasi po gusto mo po kung gumaling yung asawa ko. Dagdag sa kanilang pasanin ang kanilang tinitirhan na isang kubo na pinagdagbitagbing kawayan at napakaliit para sa kanilang pamilya. Tunghayan natin ang buhay at kwento ni na Ate Ana. Ano yung pinagdadasal sa Panginoon? Sana po magamot na po si Papa tsaka po. Sana po makagawa na po kami ng bahay po para po meron po kami matuluyan. Ate Ana po? Apo. Pwede tumuloy ate? Apo, sige po. Pwede pong tumuloy. Ay, kumusta po? Eh, magandang araw po. No din po. Kumusta po ate? Eto po, nahihirapan po na sa ano namin, kalagayan po namin. Kaya po po nag-message kay Sir Boxy para po makahingi kami ng tulong. Para po sa mga anak po. Para po mabigyan po sila ng ano, pagkain, pabili pong gamot ng asawa ko. Kasi po may sakit po yung asawa ko na naoperan po, pero hindi po naging maayos yung sakit niya. Hindi po kami ng tulong na mabigyan po kami ng pabili po niya ng gamot. Gamot po. Pagkain po namin. Ano po ba pangalan niyo po pala ate? Ana Marie Torres po. Ana Marie. Ilang taon na po kayo ate? 33 po. 33. Tapos po yung asawa niyo po, ilang taon na po? 42 po. Anong pangalan po niyo? Marlon Alvarez. Marlo po. Bali, ilan yung anak mo po ba ate? 7 po. Ah, 7. Ilang taon na po yung panganay? 14 po. Tapos po yung bunso po? 5. Ah, ito yung mga anak niyo ate? Apo. Hello? Alos ay yung mga batang ito ate na nakakapag-aral po ba sila ngayon? Yung apat lang po sir, kasi po nahirapan po kaming paralin lahat sila kasi lanat sa trabaho po ng asawa ko, minsan po magkano lang po isang araw niya. Tama lang kumakain kami ng isang araw. Ano po bang trabaho po ni kuya ate? Water station po, nag-deliver po siya ng tubig. Parang delivery boy po. Opo. Kayo po ate, ano pong trabaho niyo po? Dati po ako nangangalakal. Nangangalakal po. Pandemic. Tapos po, ngayon po hindi na po kayo nangangalakal? Hindi na po. Dahil po, bawal po kaming magano, lumabas-labas. Kaya dito na lang po kami sa bahay. Ano po bang nangyari po sa asawa niyo po ate, si kuya? Ano pong nangyari po sa kanya? Ano pong pagkakasakit niya po? Nagkabukol po siya sa bandang masilan po na bahagi ng katawan niya na tinanggal po tapos nagkabutas-butas po. Ngayon po, naoperan po pero bumalik. Mas lumala pa po ngayon. Halos hirap siyang umupo, hirap siyang lumakad. Pero napatingin niyo na po siya ating... Hindi po. Kasi po, wala po talaga kaming perang pang pa-check-up. Kahit pabili pong gamot, wala. Wala pa po. Pero ano po ang sabi ng doktor sa kanya ate? Sabi po, okay na daw po. Pinapabalik po kami dapat nung paano niya. Kaya lang po, hindi na po kami nakabalik. Pero wala po nang po kaming kapera-pera. Pero ano po, ante, ang mister niyo po, umiinom po ba siya ng gamot na para po sa kanyang, ano po, na iniinda niya ngayon? Hindi man po siya. Hindi pa po. Wala po kayong pambili, sir. Wala po kayong pambili. Ito yung tinitirhan niyo po ngayon.
dito sa kubo na ito? Sa inyo lupa ito, ate? Hindi po. Bakit ka, ano, ate, may, bakit po lumuluha ka po, ate, ngayon? Dahil kasi po gusto ko po pong gumaling yung asawa ko. Kasi po, gusto siya makatulong na maayos. Ay, hindi po siya nakakatulong. Ano, dahil po sa sakit na nararamdaman. Gaano kahirap sa'yo, ate, na makita mo po yung mister niyo na may iniindak sakit? Lalo na po sa kanyang pagtatrabaho, naaapektuhan po ba? Wala po akong magawa. Naawa po ko sa inyo. Wala po akong magawa. Kaya nag-message po ako sa inyo. Apo. Na mga, may mga busilok na kalooban po, natulungan nila ko. Tulungan nila kami. Ito po mga idol, na pasyalan po natin si Ate Ana po, no? Apo. Ito po yung mga anak po ni ate. Ito po yung mga bata. Bali po yung tinutuluyan lang po nila ate. Parang malit na kubo lang po. Yan po. Ate, sama-sama po kayo dito lahat matutulog? Kami lang po ng asawa ko. Yung mga bata po? Sa kabila po. Ah, sa kubo din? Dito po sa kabila. Saan po sila tumutulog? Kapatid po ng... Apo, kapatid ko po may ari. Ah, kapatid niyo po. Pero itong lupang ito, hindi naman po sa inyo, no? Hindi po. Ano lang po kami, nagtirik lang po dahil nung na-demolish po kami sa harap ng SM. Wala po kaming malipatan. Ah, parang talaga pong squatter area lang po talaga, no, ate? Apo. Pangalan mo? Abigail po. Ah, Abigail. Ilan taon ka na, Abigail? 11 po. 11. Nag-aaral ka ngayon? Opo. Anong grade ka na? Grade 4 po. Grade 4. Pag nakikita mo si tatay mo na may iniindang sakit, tapos si nanay mo wala namang maayos na trabaho, ano yung sinasabi mo sa kanila? Sabi ko po, kaya po natin ito dahil po wala pong dahil yung Panginoon po magbibigay na kailangan natin. Nagdadasal ka sa Panginoon Diyos? Opo. Ano yung pinagdadasal mo sa Panginoon Diyos? Sana po magamot na po si Papa tsaka po. Sana po makagawa na po kami ng bahay po para po meron po kami matuluyan. Taga saan ka ba, ate? Yung probinsya niyo po? Sana po. Sa Pampanga po. Ah, sa Pampanga po? Sa Pangasinan po. Parte, kasi po doon po ano namin. Pero yung asawa niyo po taga dito taga po? Taga Bisaya po. Ah, Bisaya po si Kuya? Opo. Buti po, napadpad po kayo dito sa Tarlac, ate. Taga dito po yung tatay ko. Ah, taga dito po. Pero yung mga bata, ate, kahit pa paano na pag-aaral niyo po, no? Apo, nakakapag ano naman po ng module. Pinipilit niyo po, no? Kahit na... Magkano po ba yung kinikita ni Kuya sa pagtatrabaho niyo po? 200 lang po. 200? Napagkakasya niyo po? Hindi po. Kasi yun lang pong pagkain po nila, alas. Na ano lang sa isang araw po. Talagang hindi sumasapat, no, ate? Ito yung bunso mo, ate? Apo. Anong pangalan mo, Toy? Anong pangalan mo? Chris. Ilan taon ka na? 5 po. Pero yung mga bata, ate, kahit pa paano, pinipilit mo mapag-aral, no? Apo. Kahit na mahirap yung buhay, no? Apo, yun lang po kasi may ano namin sa kanila na ano makatapos sila. Pag-aral. Ano po ba yung pangarap mo para sa mga anak mo, ate? Yung makatapos sila, makahanap po sila ng maayos na trabaho, na kahit pa paano po, makahanap sila ng maayos na trabaho para... Mapapasukan pagtanda nila, no, ate? Wala po may papamana namin sa kanila. Wala naman may papamana, pero yung pong pag-aaral, yung po yung mas importante, no? Lalo na ate, pagtanda nila, meron po silang mapapasukan ng magandang trabaho. Lalo na pag mag-aasawa, magkakapamilya sila, hindi po sila mahihirapan, no? Apo. Ngayon po mga ka-idol, napasyalan ko nga po sina ate Ana po, no, ate Ana? At nakita ko po yung sitwasyon po nila, ito po yung bata, ito po yung mga bata. Naniniraan po si ate dito po sa malit na kubo. Ate, kumusta po yung sitwasyon niyo po dito pag umuulan? Nababasa po. Nababasa po kayo? Opo, tumutulo. Halos nag-aano po rito, bumabaha. Parang itong tinutuluyan niyo, parang dating parang kulungan lang ng manok, no, ate? Opo po. Pinagtagpi-tagpi lang. Ito po mga ka-idol, pakita ko po yung pamumuhay po, yung tinitirhan po ni na ate Ana.
Ito po yung mga bata. Ate, ano ito? Yung mga sako? Ito yung mga damit nyo? Wala kayong lagayan ng damit? Wala po. Ito yung pinaka ano nyo, ate? Drawer nyo. Diyan yung mga damit nyo. Mga damit po. Ayun natin, napasyalan ka namin. At nagmensahe po si Ate Ana sa aking Facebook ako na umihingi po ng tulong na sana daw po makita po natin yung sitwasyon po ni Ate at kagad po natin inaksyonan. Nandito po kami mga ka-idol dito po sa Tarlac City para po makita po si Ate at mga bata para makumusta. Ate, kumusta naman po yung ano po, yung pagkain niyo po sa pang-araw-araw? Misan lang po sa isang beses kaming kumain. Tulad po nito, wala po kaming tanghalian. Ay, hindi pa po kayo kumakain ngayon. Mahirap no, ate? Pero wala po kong mahirap. Saan na maibigay? Kasi wala naman po kong pagbiling sa tayo nila. Bakit pag nasasabi mong para sa mga anak mo, ate, napapaluha po kayo? Nawa po sa nila sa inyo. Yung ano ate na pag kayo po ay bagong matulog na nakikita niyo po yung mga bata, ano po yung dinadasal niyo po sa Panginoon Diyos natin po? Sana po maibigay po nila, maibigay po namin yung obligation po namin sa kanila na makahit po namin sila sa tamang oras, pag-aral po namin sila ng maayos, aligyan lang po ng maayos na tirahan. Meron po kaming ibibigay na tulong sa inyo. Sana makatulong po sa inyo. Ito po ay binigay po ng ating buting sponsor na si Ate Nikki na nasa ibang bansa. Ako po si Boxy TV na naging tulay lang po para po mabigyan po natin tulong yung mga kababayan po nating simpleng pamumuhay lang at mga kababayan po nating mahirap na hindi po nahihirapan po sa kanilang pamumuhay. Ate, meron po akong ibibigay sa inyo, ate. Sa simpleng tulong lang po na ito, sana po makadagdag po makaano po sa inyo, maging kasihan niyo na po ate. Ito po salamat, mga salamat sir sa pagdulog niyo po sa yun ano po message ko. Opo ate, ako itong ang maitutulong ko lang po sa inyo ate, itong video na ito. Pero sana po sa mga kababayan po nating may mabuting puso, sana po mabigyan po natin tulong sina Ate Ana. Ate Nikki, na sana kahit nasa simpleng paraan lang po makatulong kami sa inyo ate. Ito po ate, may sige po ate, buksan niyo po. May po, may noodles po dyan ate. Ito po, may gatas ate para sa mga bata. Ayan, biskot ate. Ito sa beans po. Ito po, toyo, suka. Saka sabon panlabat, pagligo po ate. Saka 5 kilong bigas to ate. Ito po mga ka-idol na napuntahan po natin si Ate Ana. Sana po kahit nasa simpleng para lang po makatulong po tayo sa mga kababayan po natin na simpleng pamumuhay lang po, lalo na po si Ate na tinataguin niya po, pipilit niya pong tinataguin ang kanyang mga anak. Kahit na po mahirap yung buhay, lalo na yung asawa mo ate na merong iniindak yung karamdaman po ngayon no. Sige ate, ibibigay ko po yung pagkakataon sa iyo na baka sakali mayroong makakita sa situation niyo po na mayroong ginunto ang puso na makapagbigay po ng tulong po sa inyo. Sana po tulungan niyo po kami para po sa gamot po ng asawa ko na maipatingin po siya sa doktor at makahingi din po kami ng tulong para po sa bahay po namin. Na mabigyan po kami kahit na maliit lang po na malilipatan. Pero ang ayun ate, meron po ba kayong sakali na pwedeng lipatan na mapaayos kahit na kubo lang? Malaman po sir. Talagang wala po kayong lilipatan. Kaya umihingi po kami na tulong sa inyo sa may mga busilak po na kalooban po. Sana po matulungan niyo po kami at ang asawa ko po na may pagamot po siya. Ay, yung mga anak ko po.
kahit na pagkain lang po nila. Laking bagay na po yun. Alam po mo na po sa amin na, na mapansin niyo po ako. Basta tate, ano lang po, dasal lang po at may awa po ang ating Panginoong Diyos na sana po sa mga kababayan po nating may gininto ang puso na nais pong magbigay po ng tulong kay Ate Ana para sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Lalo na ate, may yung asawa niyo po, may iniinda pong sakit ngayon. No? Sana kahit na mapatingin lang po at para po matignan po yung sitwasyon po ni Kuya, no ate? Opo, yun lang pong inaano namin yung gumaling po siya. Gumaling lang po, no? Ito yung mga bata, oh. Hello. Hello po. Anong masasabi nyo na sa nagbigay sa inyo ng tulong na si Ate Nikki? Anong masasabi nyo kay Ate Nikki na nagbigay ng tulong sa inyo? Maraming salamat po sa nagbigay po sa amin ito dahil malaking tulong na po ito para po sa aming magkakapatid. Magkakapatid. Sabi nga ni nanay mo, bihira lang sa isang araw, isang beses lang kayo nakakakain. Opo. Ano yung sinasabi nyo sa nanay nyo pag yung pagkain nyo na hindi madalas, na bihira lang? Ano yung naging ano yung sa nanay nyo? Hindi kayo nagagalit sa nanay nyo? Hindi man po. Ito po mga ka-idol, ito po si Ate Ana. Sana po sa mga kababayan po natin na kahit na sa simpleng paraan lang po, kahit na kung ano man po yung maipapaabot nyo pong tulong para sa pamilya po ni na Ate Ana, sana po mabigyan po natin sila ng tulong. At ako din po ay nagpapasalamat kay Ate Nikki na nagbigay po ng tulong kina Ate Ana ngayon. At maraming salamat po mga ka-idol. Sana po sa simpleng pagbigay po natin ng tulong para sa mga kababayan po nating mahirap, malaking bagay po o malaking kasiyahan po para sa kanila. O sige ate, hindi na po kami magtatagal. Maraming salamat po sir. Opo. At sa nagbigay po ng sir po na ito, malaking tulong po sa mga anak po. Opo, ate si Ate Nikki po yun. Siya po yung nagbigay po niyan. Ma'am Nikki, maraming salamat po sa bigay po ninyo sa amin. Mga nakapanood po ng video ko, salamat po. Opo ate, basta ano lang ate, dasal lang po at may awa po ang ating Panginoong Diyos. Pero wag lang po nating papabayaan yung mga bata kahit na mahirap. Pilitin po natin mapag-aaral, no? Kahit na yung pag-aaral lang po para sa mga bata, no ate. Ito po mga ka-idol, nabigay na po natin yung pinagkalupon ni Ate Nikki. O sige po ate, alis na po kami. At dasal lang po ate, malay po natin mayroon pong magbukas ang Panginoong Diyos ng pinto para po mabigyan po kayo ng blessing. O sige po ate, bye-bye po, bye-bye. Bye-bye, ingat po ate, bye-bye po. Sige po, God bless.